Hello, kain tayo ng suman na kamoting kahoy mga kaibigan. Ito po ay isang masarap na suman. Pagkain po kung marami kang tanim ay may aanihin ka mga kaibigan. So, kumuha nga kami ng pagkain namin sa aming bakuran. Yan, may tinanim kami na kamoting kahoy dyan. And then, sabi nga nila, may aanihin ka. Dyan kami kumuha mga kaibigan. So, ito po yung mga nakuha ko. Actually, marami po kaming nakuha dyan, malalaki pero pinili lang namin. So ito, ni-slice muna namin tapos ginadgad po namin. So ito yung nagadgad and then syempre tinanggal namin yung masabaw na parte kasi magsasabaw po yan mga kaibigan and para maging safe na rin. So minix namin with sugar yung aming tinimpla na kamoteng kahoy and then ito yung ginawa namin na suman. Kumuha po kami ng pambalot na saging sa aming bakuran. Tapos, syempre, kailangan mo kasing i-burn or painitin muna para magagamit yung dahon ng saging sa lulutuin namin na suman. And then, after na magdra-dry po yan, ay lalagyan na po ng mantika or oil, mga kaibigan. Tapos, or yung sa amin, tawag namin na lana. Tapos, yan ay anong tawag dito? Basta ayusin mo yan para may pambalot ka. So, ganyan. Then, nililinisan din namin. Kasama ko yung mother ko that time and then yung pamangkin ko na gumawa ng suman na saging. Yan, palinis mo yung pagkagawa namin na naglinis kami ng mga kamay namin dyan. Tapos, ito po yung preparation namin. And then, nilagay namin sa lutuan. Tapos, binol namin ng mga 30 minutes to 40 minutes yung aming pagkain and then ayun tinikman muna namin tapos talagang masarap po yan ha. Ito yung mga mabenta sa lahat ng mga suman ganyan tapos masarap po yung timpla ninyo and then ito yung hinahanap namin minsan. Syempre pipiliin mo kung anong klase ng suman yung kakainin mo and ito yung isa sa mga paborito kong suman gawa sa kamoteng kahoy.